Dalawang araw bago ang pagsalubong sa 2023, nakahanda na ang mga pampublikong ospital sa bansa para sa mga mabibiktima ng paputok. Bukod sa mga mapuputukan, may mga paalala po ang Department of Health sa mga makakalulon ng paputok o kung mabibiktima ng ligaw na bala. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nakapwesto na sa emergency area ng Jose Reyes Memorial Medical Center ang tent para sa mga posibleng maputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Mula triage, nadalhin sila sa treatment area para mahugasan na kanilang mga sugat, lalo na yung mga mild na kaso. Pero yung mga napuruhan na kailangan operahan o putulan ng bahagi ng katawan, iaakyat sa operating room. Dito bubungad ang mga equipment gaya ng driller, saw at wronger na pamutol ng mga buto. Depende sa laki ng pinsala. Yung mga nabali na pwede natin idugtong, no, as long as yung mga ugat, no, ay functional at hindi naputol, then sinisave po natin yan. So yun nga, pwede nyong pulutin, ilagay sa yelo at daling gagan sa ospital. At depende yon kung hinga yung mga ugat ay buhay pa. So critical din yung time para maibalik natin yung kamay o maidugtong natin ulit yung naputol na daliri. Ayon sa pamunuan ng ospital, sa mga nakalipas sa taon, pabata ng pabata ang mga napuputukan. Ang masaklap, ang ilang biktima, napadaan o nanood lang. May tendency ang iba na itapon ang paputok o iwanan dun sa dinadaanan ng mga tao. Sila ngayon ang tinatamaan. Yung mga nanonood o karga-karga na mga maliliit na bata, tinatamaan lalo na sa mata. Sabi ng Department of Health, naka-code-wide na ang mga pabublikong ospital sa bansa para sa pagsalubong sa bagong taon. Ibig sabihin, all are instructed to prepare, all are instructed to have a special team to address the concerns of those people who's going to our hospitals with injuries due to firecrackers. Mula December 21 hanggang 29, umabot na sa 36 ang fire-related injuries na karamihan sa mata at kamay na puruhan. Pinakamarami pa rin ang naputukan ng boga, whistle bomb, 5-star, quitis at kamera. Tingin ko ngayon parang medyo excited ang ating mga kababayan, lumalabas, nagpapailaw, nagpapaputok to celebrate, no? Magbigay-pugay tayo at magpasalamat na nakakalabas na tayo at nagagawa natin ang gusto natin, but not to the detriment of your health. Wala pa namang kaso na fireworks ingestion o nakalulo na paputok. Sakaling mangyari yan, heto ang dapat tandaan. Ang gagawin po natin kapag naka-ingest ang ating mga kababayan o yung mga kapamilya natin itong mga firecrackers na to, pupunta na agad sa pinakamalapit na ospital. Wala pa rin napaulat na biktima ng ligaw na bala. Kung tamaan, diretso agad sa ospital at huwag tangkaing galawin ang sugat. Pag nakita po nating nagdurugo, takpan lamang natin ng malinis na cloth, put pressure on it, and then isugod na agad sa ospital. Huwag na huwag nyo pong gagalawin na pilitin nyo pang tanggalin yung bala kung nakikita nyo pa. Dahil mas magkakos po tayo ng injury, makakapagkos din po tayo na mas maraming impeksyon dun sa sugat na tinamo ng ating kababayan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.